Hello guys, magandang araw na naman sa inyo lahat. So ngayong araw na ito, may bago na naman ako ituturo sa inyo. Okay? Yung Windows nyo ba, pagkatapos nyo mag-upgrade or mag-install ng Windows 10, is nawala yung sounds nyo. Ayan. Ayan o. Wala yung sounds. Okay? Okay. Ang problema nyan guys is yung Konexant Smart Audio HD. Kusa siyang nag-i-install sa Windows 10 kahit na ayaw natin, nagkukusa siya. So anong gagawin natin is, eto, punta lang tayo dyan sa control sound panel natin. Yan dito. Yan, dyan lang tayo pumunta sa sound panel natin. Yung iba kasi nakapag-update na sa 18, 19, tsaka sa 20. Wala na silang ganito rito. Wala nang ganyan dito. So, ang gagawin nyo dyan guys is pupunta kayo ng control panel. Yan, sa control panel, hardware and sound. Then, punta kayo ng sound. Yan. And then, pagka-pindot nyo ngayon, lalabas na to. Okay? And then, yan. So, wala tayong sounds guys. Kahit na meron naman siyang sounds before. Yan o. Wala siyang sounds kahit na anong gawin nyo dahil yan sa Konexant Smart Audio na lagi nag-i-install. So ang gagawin natin is eto, click nyo lang yan and then properties nyo, then eto yan properties nitong eto, punta sa properties nyan and then eto yung lalabas, change settings lang natin yan. Yan, so eto na siya, punta sa drivers yan and then kung mapansin nyo rito, wala yung rollback drivers eh. So ang gagawin natin is uninstall device. Okay, pag uninstall natin yan, then delete software. Yan, delete software. Delete the driver software for this device. Uninstall lang natin. Yan. And then mag-restart yung PC nyo. Once na, pagkatapos nito, once na nag-install uli yung Konexant, may lalabas na yung rollback drivers dyan. I-rollback drivers nyo lang siya para hindi na kayo uninstall. Ang uninstall lang device na to. Itong device ng Konexant. Kasi mag-i-install na naman yan eh. Once na in-uninstall yan, mag-i-install ulit. Pagkatapos nun guys, may lalabas na siya ng rollback drivers sa mga susunod na araw. And then pwede niyo na i-rollback drivers 'yon. Then hindi na natin kailangan i-uninstall yung device. Pero bago, after nito pag nag-restart na tayo ng PC, tingnan natin kung may rollback drivers na siya na magkakaroon. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng rollback drivers pag pagka-restart natin ng PC. So wala na siyang properties, okay na lang natin siya. Then okay. So after niyan guys, i-restart na natin PC natin. So ayan guys, after natin mag-restart ng PC is ayan, tingnan natin yung sounds natin. Ayan. Naka high definition na lang uli siya. Okay? Ayan. So naka headphones ako since sira nga yung auxiliary ko. Is nagde-deport siya sa headphones. Then ano bang gagawin natin sa kanya is patry ng playback. Uli. Ayan. So ito na siya. Then naka-default yung aking headphones. Ayan o. Kaya wala tayong marinig. Sira kasi yung auxiliary ko. Ang gagawin natin is ito lang i-deport lang natin speaker. So yan, de-default lang natin yan. Then okay lang natin. Yan. Yan. And then punta tayo sa speakers to. Ayan, kung mapansin nyo guys, may sounds na. Kasi naka-high definition na siya. Ayan, naka-high definition na siya. May sounds na ako. Once na nag-install ulit yung Konexant ng Smart Audio na yan, ang gagawin nyo na lang guys is punta kayo dito sa playback ulit. Yan, punta kayo dito. Then pumunta kayo yung properties nyan. Then properties ng height ng yan, dito. Then pagpunta nyo rito guys, punta kayo ng drivers. Yan. Okay, change settings. Yan, change settings and then drivers. Yan, once na nag-install ulit yung Smart Audio, may rollback drivers na lalabas din. Okay? So, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo lahat. Then, pa-subscribe na rin doon sa channel. Okay na siya. Ayan, meron siyang sounds. So, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nakatulong. Maraming salamat sa inyo panonood.